Hello, good morning. Ngayon gumagawa tayo ng ano, ng ensaymada. Yan ang problema kapag ikaw yung chef. Marunong ka, ikaw ang lahat gagawa, ano? Yun yung ano. May merong ano pakain mamaya. So, ensaymada at saka nagawa ko na kagabi yung ano yung cinnamon rolls. Okay. Ngayon ang i-discuss ko po sa inyo ngayon ay i-share ko sa inyo ay system at paano mo mai-implement ang system, okay? Ang daming restaurant na sinasabi nila meron na silang system. Gusto nilang ipa-franchise, gusto nilang ibenta yung concept, etc. Alam mo 'yon, nakakapag-open ng restaurant, nakapag-open ng maliit na food business, ang plano kaagad open for franchise. Ibenta ang concept. Kumuha ng more partners para makapag-expansion, okay? First of all, ang paggawa po ng system sa restaurant is hindi po ganun lang ka-easy. Hindi po ganun lang ka-konti. Anong bang system meron ang restaurant? Okay? Para ho sa kalaman ng lahat, ang system, marami pong klase. Answering yung phone, paano sagutin yung telepono, di ba? Simple pa lang, pero dapat may system na kagad yun. Cashiering, okay? Greetings. Okay, tapos marami po ang system ng isang restaurant. Anyway, ipapaalsa ko muna to. Ngayon, paano ba may implement ang system? Napakarami po nga. Sa dami po ng system na dapat ilagay sa restaurant, hindi mo mai-implement yun na mag-isa. Okay, kahit ako, consultant po ako, hindi ko mai-implement yung system sa isang restaurant nang wala po tayong dine-develop na people. Develop people is very important para ma-reach mo o magawa mo yung target mo para sa system na gusto mong i-implement. Okay? Kung isang tao lang sa restaurant ang i-develop mo para dun sa system is hindi po kakayanin. Hindi ko po kakayanin kasi may time limit lang po ako sa isang restaurant o may time limit lang ang consultant sa isang restaurant para i-implement. Pero kung yung consultant wala siyang i-develop na people para doon sa system na gusto mong ipa-implement, hindi ho mangyayari. Napakahirap mangyari. Okay, sa kitchen, one of the examples sa kitchen. Kung ako ang head chef, mayroon akong i-implement sa isang kusina ko, mahirap i-implement. Kasi lalo na pag wala akong dine-develop na people. Hindi po ang chef is 24 hours or isang buong open ng restaurant hanggang closing is lagi nandun para i-implement yung gusto niyang gawin. Mahirap po yun. Kaya kailangan po natin meron tayong dine-develop na people. Yung dine-develop natin people, siya yung mag-aangat sa'yo pataas. Siya yung magiging foundation mo para maiangat ka sa taas. Bakit? Kasi kung lahat ng people mo is magkaka-same level ng kaalaman na hindi mo dine-develop, is walang mag-aangat papunta sa iyo sa taas. Okay? Ngayon naman, sa restaurant manager, kung ang restaurant manager is wala pa, o restaurant supervisor, o anong position meron ka man ngayon, hindi ka aangat nang wala kang dine-develop na people. Okay? Ngayon, pag wala kang dine-develop na people, para ma-distribute mo yung system na gusto mong i-implement. Yun po ang pinakamahirap. Kung ikaw ay isang operation manager and then sa isang restaurant, des, kayo lahat pare-pares na lahat ng mga staff sa kusina nang wala kang dine-develop. Actually, marami pong ganyan, no? Walang masyadong dine-develop ang isang restaurant manager. Hindi ko alam kung bakit o hindi ko alam kung ano po ang nasa isipan natin. Kailangan mayroon po tayong i-dine-develop na people para maging ano natin mga katuwang, ayan ang tamang term, katuwang, para magawa natin ang gusto natin sa isang restaurant. So yun lang po ang gusto ko pong i-share sa inyo, yun lang. Kailangan pag may implement tayong system, kailangan meron tayong dine-develop na people. Sabay po yan. Okay? Hindi po natin kayang i-implement ang system nang tayo lang. Iutos natin dito, utos natin dyan, utos natin dyan. Hindi nga walang nade-develop.
hindi ka rin naman laging nasa restaurant. Okay? So, yun po, yun lang po yung gusto kong i-share ngayong araw na to about system and developing people. Alright, so maraming salamat po. Tutuloy ko na, papaalsahin ko na tong ensaymada na gagawin natin. Pero hindi po to ordinaryong butter lang yung nasa taas, more margarine. May special po ito. Alright, so maraming salamat po. Ito po si Chef Francis. Bye-bye!